Good morning. Welcome po dito sa ating segment, no, na Your Question, My Answer portion. Today is February 17, 2024. So, sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga subscribers, no. And pinipili po natin itong mga katanungan nila na nakikita natin very important for purposes of educational discussion with all of you. So, ito po ang napili ko na katanungan, no. Ito po ang katanungan ni Edlore Enzo. No? Ang sabi niya rito, Attorney, pwede ba makagawa ng extrajudicial settlement na wala pang official survey? Parang angkin-angkin lang kung saan ba na sa kanya. Bale, parang sketch or drawing lang. No? Just to come up for the tax amnesty po. Please advise. Thank you for that question, Edlore Enzo. No? Okay. Now, there is no problem kung gagawa kayo ng extrajudicial settlement. No? Na wala pang official survey. In a sense that, pwede naman. Para nga, makabayad kayo ng tax. However, yung it is not actually advisable. No? Kasi, yung sinabi mong angking-angking gagawa lang kayo ng sketch and draft, that would be a separate agreement. No? Hindi mo pwede i-incorporate yan doon sa extrajudicial settlement. Kasi ang specific details doon for that particular partition, eh, hindi po eksakto. The only way to get a specific meets and bounds ng property na paghahatian is through a licensed and qualified geodetic engineer. Kaya ang karamihan po, ang ginagawa nila para kumpleto, ang tama po dapat no, gagawin is extrajudicial settlement with partition. Okay. Ibig sabihin, pinag-uusapan ng mga heirs kung paano ang pagsettle ng estate ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang parents, if that. And at the same time, paano nila hahatiin ito. Alright, take note nga, in settlement of estate, yung privilege of transferring from the deceased decedent, no? Whether lolo or yung bang tatayan, is actually taxable through what we call na estate tax. Dati ang tawag dyan is inheritance tax eh. Ngayon, estate tax na po siya. Kailangan po bayaran. Kaya nga sabi ni Benjamin Franklin, if there is one thing certain in this world is debt and taxes. No? Kahit pumatay ka na, bayad ka pa rin yung privilege mo na i-transfer mo sa mga heirs nung namatay. Now, at the same time, when by operation of law, kapag may namatay po na decedent, yung pong mga heirs nila, they become automatic co-ownership. Co-owners, no? There is an automatic co-ownership. And it is what we call forced co-ownership because the law forces them to be co-owners. Kahit ayaw mo maging co-owner doon sa mga kapatid mo, wala kang magawa because the law specifically says that upon death, no, of the decedent, the heirs immediately becomes owners of the property. Now, ang maganda lang, ang sabi ng batas, hindi mo rin pwedeng ipilit ang isang heir kung or co-owner kung ayaw na niya sa co-ownership. Kaya nga meron tayong tinatawag na partition. And the only way to conduct a very nice partition sa isang lupa is that to get a licensed and qualified geodetic engineer. Siya po yung magsusukat niyan. At papa-approve po niya yung survey sa Bureau of Land, so Land Management Services ng DNR. Yan po. Now, take note, hindi sa lahat ng pagkakataon na kapag mag-partition, eh, pwedeng hatiin. Kasi meron po tayong tinatawag na divisible properties at saka indivisible properties. Divisible properties, from the word itself, kaya po siyang i-divide, no? Na walang problema at paghati-hatian. Katulad ng isang lupa, is an agricultural land, worth 1 hectare, lima sila magkakapatid, or in heirs and co-owners, edi tag magkano sila tagwa 1,000 at tag 5 tag 2,000 square meters each po, no? And ma-define po yan. Now, however, hindi lahat po ng property is divisible. Meron pong mga properties na minana na indivisible. So indivisible in the sense that
let's say, a 500 square meter lot na may bahay, lima ang maghahati ng mga heirs. Paano i-divide? It's physically impossible to divide, no? Without destroying the property and or yung value ng property magbaba. So, the remedy is to sell it. And the proceeds of that sale, yun po ang paghatian. Magkano po ang natanggap sa pagbenta. Even if you go to court, complain kayo ng judicial party, i-order lang man din ng court na ibebenta yan. Dahil nga, physically impossible. Physically impossible to divide this one. Now, meron pong mga properties din na it appears divisible, pwedeng ma-divide, pero sa kanyang economic value, hindi pwedeng indivisible siya in the sense that kapag i-divide mo, papangit na po at liliit ang value ng lupa. At sabi ng Supreme Court, indivisible ito. Dapat ibenta at ang pera na matatanggap sa bentahan, yun po ang paghahatian. Example po niyan, kapag mayroon pong isang lupa na rectangular, ang frontage is napakaliit, pero pahaba sa loob, ang laki-laki, 1 hectare nga. Pero ang frontage ang liit, mga 10 meters ng frontage. Paano mo i-divide yan? Eh lahat ng heirs, lima, hihingi ng frontage yan. Kung ihati mo yan ng pahaba, ano na ang value ng property na yan? Diba? If you have that property, how could you sell it na pahaba ang piece of property mo? Unless lalong lumiit ang frontage from the 10 meters, naging mas mababa. So, ang remedy niyan is that to sell it because it is considered, no, as indivisible property because yung economic value ng property na yon mag-shrink down kung ipilitin mong ipa-subdivide. Although, at if you look at it, physically possible na pwede siyang i-divide. Physically possible. Alright? Kung ayaw pong, hindi pong pwede mangyari yan, kung ayaw ng isang heir, may karapatan po siya magtanggi dahil nga, yung economic value ng lupa na yan, na paba, is magbababa. Okay? So, take note of that. So, Edlor, pwede po, no? Pero, I would suggest kung gagawa lang po kayo ng extrajudicial settlement na walang official survey, ang mangyayari niyan, sa lalabas po ang title niyan, kung sakaling i-process ninyo ang transfer, no? Lalabas po ang title niyan, lahat kayo po doon, co-owners pa rin sa titulo. So, if there is one title, magiging nasa pangalan po ng inyong mga magkakapatid, ikaw pati mga kapatid. Now, later on, pwede na po kayong naman, kung meron ng budget or meron ng time, pwede kayong mag-partition yan. Okay, partition kayo by way of hiring a geodetic engineer para i-partition ito. Then after that, file po tayo ng ipa-approve sa Bureau of Lands, Land Management Services ng DNR, and then file ng petition for splitting of title. And what you will be doing or executing would be an extrajudicial partition. Hindi na settlement. Tapos na na-settle. Nalipat na sa pangalan nyo. Partition agreement na po tayo. Now, sa partition agreement, kung lima kayo, example, so there would be lot 1, 2, 3, 4, 5 at 2,000 square meters each. Paano po magpili ng area kung saan sa'yo? Alright. Now, wala po yung rule na pag eldest, siya ang may first choice. Ha? Or kasi ang youngest, siya ang may first choice. Hindi po, wala yung ganun. Now, what if po, before kayo nag-partition, nagkanya-kanya na kayo ng posisyon. No, wala pa partition. Then, suddenly, naka-plaster ka na dito sa left side, yung kabila nasa right side, hindi naman nag-object yung kabila. Yung isang kapatid, isa sa gitna, yung isa nasa tabi, ganun. So, no objection. Nagtayuan din sila ng bahay at lupa doon. Now, during ba the partition agreement is that kailangan bang magbunot-bunot at piliin kung saan? Hindi na po. Practically, is that particular point wherein you place your building, nilagay niyo na yung building or yung house niyo doon, at walang objection, yung kabila naman, nagtayo rin ng kanya, lahat sila, that means that they have already this kind of partition in mind. Or baka pinalo nila yung sinasabi mong sketch or drawing. At
yun po ay masusunod. So kung magagawa po sila ng partition agreement na official, sabi mo no, official survey by a geodetic engineer and habitat approved, doon po ipa-follow yun. Ipa-follow a partition agreement based on their yung angkin-angkin at kung saan sila nakapwesto. Hindi na po pwede yung bunutan. Kasi usually kasi pag hindi magkaintindihan kung saan ang portion na kanya, bahay dapat magbunot-bunot, di ba? Even if you file a case in court, ang sabihin ng judge, sige, sana yung tambiolo at magbunot-bunot tayo. Ganun lang din eh. But pero kung nakaplastada na kayo dati dyan, at ngayon, later on, gusto nyo mag partition agreement, aba, hindi na pwede magsabi isa, ay, ayoko ha, gusto ko magbunot-bunot tayo dahil doon ako gusto. Hindi na. Kasi, kumbaga, stop na siya, instoppel for exercising that right to choose where by way of tambiolo nga. Because in the first place, nagtayo ka na rin ng area mo dyan. Alright? So, yun po, no? But for purposes of coming up this kind of extrajudicial settlement, para po sa estate tax amnesty, ang sagot ko po, pwede po extrajudicial lang. Wala pa kayong time para magawa ng partition agreement. So, the document you'll be executing is pure extrajudicial settlement of estate. Alright? So, I hope I have answered your question, Elder Enzo. And hope you guys, you all get a something or learn something, a thing or two here sa ating discussion. I'll see you again next time. Have a very nice day.